Matatagpuan ang malawak na kalupaan na may higit sa 10,000 hindi ginagamit na mga electric cars ng China. Nakatiwangwang sa kalagayan ng pag-alipin. Nakaagulat kamakailan lang na ipinakilala ng isang lalaki ang katotohanan sa lahat ng mga BYD na sasakyan. Ang mga modelo ng 2021 ay mayroong mas kaunting 31 miles lamang sa kanilang mga odometer. Sa kahanga-hangang paraan, ang bawat sasakyang ito sa malawak na lupaing ito ay may mga plakang lisensya, buo ang registration at inabandona na upang malanta. Ang tanong na natural na sumusulpot ay kung bakit itinatapon ng China ang mga electric cars, samantalang sa ngayon, tayo'y lahat ay alam na ang China ay may kamangha-manghang dominasyon sa pagbebenta ng mga electric cars, patuloy na nangunguna sa ibang bahagi ng mundo. Maaring nakita mo na ang mga balita na nagpapahayag ng pag-aangkat ng China bilang pinuno sa pagbebenta ng mga electric cars, kung saan tila natitibag na ang kalamangan ng Tesla. Gayunpaman, ang marami sa atin ay maaaring hindi nagpapansin sa pagkahalatang gawain ng mga shortcuts at paglilinlang na nagkakaroon sa Chinese market. Mahalaga na maunawaan na ang mga sakyang iyong nakikita sa malawak na lupaing ito ay kasama sa mga numero ng mga kanilang mga benta. Payagan mong ipaliwanag ko ang mga ilalim na dynamics. Ang mga kakaunting Netavis BYD at iba pang mga pangunahing brand na iyong namamasdan kung saan iniwan ang kanilang mga sakyan na maglaho. Ito ay bahagi ng isang malaking palabas. Sila ay umaasa sa mga parang ito upang makamit ang partikular na mga kota at makuha ang mga subsidiya mula sa pamahalaan. Mahalaga para sa kanila na paramiin ang kanilang mga numero ng benta upang maipahayag ang kanilang pagiging superior sa Tesla at mapanatili ang kanilang dominasyon sa produksyon at pagbebenta ng mga electric cars. Bilang resulta, ang BYD halimbawa ay nirehistro ang mga sasakyan na ito at inilalagay sa merkado upang sa uli ay aminin na ito'y naibenta. Ang sobra-sobrang mga sasakyan ay pagkatapos ay walang kasiyahan na itinataboy sa mga bukas na lote. Sa mga palad, ang isyong ito ay lalalim pa at patungo sa isang labis na palpak na investment scheme na nagdudulot ng mas malalawak na mga libingang puno ng sasakyan. Pahintulutan mo akong linawin ang kalagayang umiirang sa China. Hindi kakaiba ang makaranas ng mga pabayad utang na scheme sa bansa. Madalas itong magkaroon kapag mayroong nag-iisip ng tila magandang ideya gaya ng pagpapamahagi ng mga bisikleta at agad na sumasama ang mga mangangalakan. Ang mga ganitong negosyo ay nakakuha ng malaking halaga ng puhunan. Nagsisimula ng kumpanya at pinapatakbo ang negosyo. Nakita natin ang fenomeno na ito na lumala, lalo na sa konteksto ng mga programa ng pamamahagi ng bisikleta na nauna nating binanggit sa China Show. Pinakita natin ang mga napakalaking bunton ng mga inabando na bisikleta. Patunay na ang mga kumpanya ay naglalabas ng higit na bisikleta kaysa kinakailangan upang mangakit ng mga investments. Sa paraang katulad ng Ponzi Scheme, hindi humihinto ang pagpasok ng puhunan. Habang nagdaan ang panahon, ang karamihan sa mga kumpanyang ito ay nagtigil sa kanilang operasyon. Naiwan na lamang ang iilang natirang kumpanya. Bukod dito, marami sa mga individual na nangunguna sa mga negosyong ito ay biglang nawala. Dala ang pondo ng puhunan at hindi na nakita kailanman. Pabawas ng pabawas ang kaharian ng mga programa ng pagmamahagi ng bisikleta noong bandang huli ng 2018. Pagkatapos, bigla na lang lumitaw ang isang bagong investment scheme matapos ang pagbaba ng pagkakarasuhan sa pamumuhunan sa pamamahagi ng bisikleta. Sa pagkakataong ito, ang scheme ay nakatuon sa mga electric cars. Mayroong isang makabuluhang video na may kaugnay sa ibaba ng isang dokumentaryong tagalika na gumamit ng drone footage upang kumuna ng mga pangyayari na pagpapamahagi ng bisikleta. Tinawag niya itong No Place to Place noong 2018 na nagpapalakas sa mga kalunsuran ng mga bisikletang hindi naibenta. Noong 2019, binisita niya ang sitwasyon. Kinunan ang mga malawakang kalupaan ng mga hinayaan na electric cars at pinamagatang No Place to Place 2 ang kanyang lika. Kalam tulad ng pinangako ko para matanggap ang 20,000 free ebooks na makakatulong sa iyo, check ang link sa description at comment section ng videong ito para mag-join sa ating exclusive Facebook group. Ang mga larangang puno ng mga
pagpamamahagi ng sasakyan ay tinatag sa konsepto na gaya ng bisikleta, maaaring gamitin ang isang mobile app upang hanapin ang malapit na electric cars. Maaari itong buksan ang user sa pamamagitan ng app simula ng kanilang biyahe at pagkatapos ay sara ito pagdating sa paroroonan. Ito ay isang karapat-dapat na konsepto. Ngunit sa kasamang palad, ang likas na motibo ay nakatoon sa kita at ito ay katulad ng pag-drone ng walang saysay at hindi makakayang Ponzi scheme sa China. Dahil dito, sila ay nagpo-produce ng mga sakyan na ito nang walang ginagawang wastong pananaliksik sa merkado o pagsuri ng kanilang kakayahan. Ang malungkot na bunga nito ay ang paglitaw ng malawakang mga larangang puno ng mga libo-libong kung hindi man daan-daang libong mga sakyan inabandona at tinakda para sa pagkakasigra. Ang sitwasyon ay lalong nagiging mas masama dahil sa electric nature ng mga sakyan na ito. Bilang mga electric vehicles, sila ay may mga baterya. Ibig sabihin nito, hindi lamang ay malalaking dami ng basura na nalikha sa paggawa ng mga sakyan na nakatakdang itapon na naglalaman ng iba't ibang materyales tulad ng metal, glass, liquid at chemical, kundi pati na rin ang mga baterya ay isa pang alalahanin. Ang mga baterya ng mga electric vehicles ay komplikado. Kailangan ng mapanganib na pagmimina at kemikal na proseso para sa kanilang paglikha. Ang produksyon ng mga bateryang ito ay kaugnay sa mga paglabag sa karapatang pantao, kabilang ang mga issue tulad ng child labor at slave labor. Bukod dito, ang malawak na pinsalang pangkapaligiran dulot ng pagmimina ng kinakailangang kemikal at materyales para sa mga baterya ay labis na nakakabahala. Ngayon, hindi lamang malaki ang pinsalang pangkapaligiran na idinulot ng produksyon ng mga sakyang ito, ngunit pinababayaan mo rin silang itambak sa mga bukas na kalapit-lupain. Sa kasamang palad, ang kapabayaan na ito ay nagdudulot ng mas malubhang pinsalang pangkapaligiran habang ang mga sakyan na ito na may dalang mga baterya at kemikal ay nakatiwangwang sa mahabang panahon. Kaya't nagbibigay ito ng karagdagang polusyon. Ito ay katulad ng dobleng pasuntok. Una, sinakripisyo mo ang kalikasan sa kanilang paglikha at ngayon, mas pinapalala mo ang pinsala sa pamamagitan ng pagtatapon sa kanila. Dito pumapasok ang isang mapanlinlang na diskarte ng China. Madalas kang makakakita ng balita tungkol sa kanilang impresyon at malasakit sa kalikasan ng mga inisyatibo na may malakas na diin sa renewable energy at electric vehicles. Sa unang tingin, ang mga ulat at statistics na ito ay maaaring magdulot sa iyo ng pag-aakalang maganda ang nagawa ng China. Gayunpaman, sa ilalim ng balat kayo na ito, totoo nga na ang China ay nagdudulot ng hindi pangkaraniwang pinsala sa planeta. Kailangang tumanaw ng mas malalim na likod ng balat kayo na ito. Mahalaga na maunawaan na ang China ay nagpapatakbo ng lihim. Inilalayo ang impormasyong ito mula sa mundo. Sa malinaw na kaibahan, kapag isang kumpanya sa kanluran ay sangkot sa ganitong mga gawain, ito ay agad napansin. Inilathala ng malawakan ng mga malalaking pahayagan ng isyu. May mga kukulang parusa, may mga taong pinaalam sa kanilang responsibilidad at ang mga kumpanya ay kinakasuhan para sa mga paglabag sa kalikasan tulad ng mga oil spill. May mga mekanismo para hanapin ang mga krisis na tulad nito. Gayunpaman sa China, ang kakulangan sa transparency ay nagiging dahilan kaya't hindi nasusubaybayan ang mga ganitong pagsulungso. Ang malalawak na kalapit-lupain na puno ng nagmamantikang mga electric vehicles at ang mga inisyatibong pang-agham na naririnig mo ay karamihang panlabas na kabuntot o sisero na sumasaklob sa malawakang mga pagsaligsa sa kalikasan. Mahalaga na tandaan na hindi ito tungkol sa pangangalaga sa kalikasan o sa pagsusulong ng isang marilag na layunin. Ito ay pangunahing kampanya sa propaganda at negosyo para sa kita. Naghahanap ng mga puhunan ng China nang aakit ng mga mamumuhunan sa mga pangako na makakatulong sa mga inisyatibong pangkalikasan. Gayunpaman, ang mga pondo na ito ay madalas na nasasayang sa mga proyektong tulad nito. Mga proyektong nagdudulot ng malupit na pinsala sa planeta. Kaya't may mga kabutiang pag-iingat na isinasalang-alang kapag iniisip ang mga puhunan sa China. Kaalam, anong masasabi mo sa ating nakamamahang topic ngayon? Anong masasabi mo sa parang ito ng China? Antayin kong sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.